Kaibigan, ang Panginoong Diyos ay napakabuti para sa iyo sapagkat inilaan mo ang oras na ito upang pag-aralan ang kanyang mga ginintuang salita. Sapagkat dito mo alam ko natagpuan ang kapayapaan, kaligayahan, kaligtasan at patuloy na naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya inaanyahan kita, kaibigan, na iyong masugid na subaybayan ang programang ito, oras ng pag-aaral, upang patuloy mong malaman kung ano maang palakalan ng Panginoong Diyos para sa iyong buhay Kristiyano at maging karapat-dapat ka sa kanyang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral. Binabati ko ang ating mga viewers sa lahat ng mga nanonood, maging saan ka man, kaibigan. Ngayon ay pagkalooban kanawa ng ating Panginoong Diyos na mayamang pagpapala ng langit. Kaya kaibigan, nais kong magkaroon ka pa rin nito, ang kopya nito, para mas magiging alive at vibrant ang iyong pag-aaral bilang isang Kristiyano. Magkipag-ugnayan ka lamang sa amin dito sa NPUC o sa malapit na lugar, na Seventh-day Adventist Church sa iyong malapit na lugar. At bukod dito, meron tayong downloadable outline na pwede mong gamitin sa iyong pagtuturo ng leksyon sa iyong care group, sa class discussion, kung saan man mo man gagamitin. Ito'y maganda at maayos at pwede mong gamitin para sa discussion ninyo, kaibigan. Kaya aking patuloy na makakasama dito sa studio ay nagmahanda, laging handa at laging excited bawat isa sa atin, ang ating director ng publishing, si Pastor Abraham Del Rosario. Pastor, kumusta ka? Mabuti, Pastor Ray. At natutuwa ako na nakapiling ka kasama ang ating mga viewers na nag-aaral ng salita ng Diyos. At ninanais kong himukin ang ating mga kapatiran na mag-subscribe ng Health and Home. Ito ay makatulong sa inyo, mga kaibigan, upang kayo ay mapabuti ang inyong ugnayan sa pamilya, ugnayan sa Panginoon, then at the same time, mapangalagaan ang ating buhay, kalusugan, pananampalataya sa Panginoon. Then, gusto kong inaasahan na bawat isa sa atin ay mapaghandaan natin ang mga pangyayari sa sanlibutan, kaguluhan, pagkagutom, pagkawasak ng familia, at ninanais ng Diyos na ikaw ay makapaghanda nito. So ikaw ay magbumili ng ating Missionary Book of the Year para sa iyong familia, para sa iyong kapitbahay, mga kaibigan, at i-distribute natin ito sa October 14, 2023 upang kabahagi tayo sa pangangaral sa pamagitan ng pagbibigay ng The Great Controversy Book. Salamat, Pastor Abe, ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral at anyahan kita ng maikling panalangin. Panginoong Diyos, narito ang iyong mga anak. Patuloy nawa po, Panginoong Diyos, na ang iyong presensya sa pamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at maunawaan upang may sakabuhayan ang bawat salita na aming marinig at mapag-aralan sa oras na ito. Patawarin, Panginoon Diyos, ang aming makasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangsampo na paksa ay mga huling pandaraya ni Satanas. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Juan 17, versikulo 17 po ang sinasabi. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Tunay na ang salita ng Panginoon Diyos, kaibigan, ay mabisa na nagbabago ng buhay at nagpapabanal at naghahanda ng katapatan ng bawat isa sa atin, sa ating Panginoong Diyos. At napakasaya ang bawat isa sa atin sapagkat mapapag-aralan na naman natin ang pangsampo, Pastor Abe, na nagpapahiwatig na sa mga huling araw ay may gagawin ang kaaway si Satanas upang dayain ang bawat isa sa atin. Kaya't mag-ingat tayo doon sa sinasabi ng ating banal na kasulatan dito sa Proverbio 16, versikulo 25 na sinasabing, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Na ito'y nagpapahiwatig, Pastor Abe, na mag-ingat tayo sa lahat ng mga bagay.
Ano po ang iyong masasabi patungkol dito sa ating title ng ating leksyon? Yes, sa huling kapanahonan, nagbigay na ng babala ang ating Panginoon sa aklat ng Apokalipsis na ang buong sanlibutan ay iinom ng nakakamatay na lason, Pastor, na ito ay tinatawag na ang alak ng Babylonia. Okay? So, meron tayong antidote o panglaban sa alak ng Babylonia, laban sa kanyang espiritual na panlalason sa isipan ng bawat isa sa atin. At yun ay ang tatlong mensahe ng tatlong sinugong anghel na nandoon tinatawag na kung titingnan natin yung background ay matakot tayo sa Diyos, ano, magbigay luwalhati sa Kanya. Yung una ay yung pagkapangaral ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Tapos yung pangalawa ay yung pagkatakot natin sa ating Panginoon. Pero tingnan natin yung background nito, Pastor, doon sa Apokalipsis 14. At least mabigyan natin ng background itong ating mga kaibigan, ano, at sila ay mabigyan ng linaw tungkol sa tatlong mensahe ng tatlong sinugong anghel. Dito sa verse 6, Pastor, ng Apokalipsis 14 ay pakibasa mo. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. 8, sabi dito, isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Okay, so napakalinaw dito sa binasa ng ating pastor na may tatlong mensahe ng tatlong sinugong anghel. Yung una ay yung pagkapahayag ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan na tayo ay tinuturo ang sumamba at pumuri sa Diyos na lumalang ng langit at lang lupa. Ang pangalawang mensahe ay yung iprinoclaim ng anghel na pangalawa na ang Babylonia ay bumagsak na. Ang espiritual na turo ng Babylonia ay hindi na bibless ang mga tao sapagkat ito ay punong-puno ng panlililo at pangluloko sa kapwa. Then yung pangatlong mensahe na ating proteksyon upang hindi tayo malinlang ng demonyo ay binanggit pa nga dito ng malakas na tinig na huwag tayong sumamba sa hayop. Alam natin na ang pagsamba sa hayop ay yung simbolo ng pagsamba sa araw, pagsamba na hindi natala sa banal na kasulatan. Yung Sunday keeping ay hindi natala yan sa banal na kasulatan. Yan ay hindi turo ng ating Panginoon. So, ito ang panglaban natin, yung tatlong mensahe ng anghel para hindi tayo malinlang ng demonyo. Ang isa pa pang makikita natin dito, titignan din natin na sa kabila ng panlililo ng demonyo, ang ating Panginoong Hesus, kaibigan ay Pastor, ay meron siyang panukala ng kaligtasan sa atin. Na tayo ay kanyang ililigtas mula sa kamatayan at dadalhin tayo sa isang malalhating paglilingkod doon sa langit na bayan, Pastor Ray. So, sa una pa lang, maliwanag na ang pandaraya ni Satanas ay madali nating makita. Ay hindi tayo malinlin lang. Kung tayo ay nasa salita ng Panginoong Diyos, kung tayo ay ang ating isipan, ang ating buhay, madali nating makita ang panlililang ng kaaway. Totoo nga yan. Walang taong may gustong sumunod sa kaaway. Wala rin may gustong sumunod sa kanyang pandaraya. Pero madali ang pandaraya ng kaaway. Ang gagawin niya lang kahit hindi ka sumunod sa akin, basta gawin mo lang yung gusto mo, okay na ako, sabi nung kaaway. Yun ang pandaraya niya. Pag tayo'y gumawa na hindi sang-ayon sa Panginoon Diyos, ay sa kaaway na. Pag tayo'y gumawa doon sa sarili natin, ay sa kaaway na.
Kaya kailangan tayo gumawa sang-ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos para totoo yung sinasabi ni San Pablo na hindi na ako nabubuhay. Yeah. Kundi ang Panginoong Hesukristo ang nabubuhay sa akin. Kaya napaganda itong leksyon natin na sinasabi na may dalawang napakahalaga dito na sinasabi na ang pinaka kabuuan ng pandaraya ng kaaway ay yung immortality of the soul at saka yung pagsamba ng ibang araw. Yeah. Ngayon, mayroon kang sinasabi dito, Pastor, sa atin. Ano nga po yung tatlong punto na gusto mong ipakilala sa atin ngayon, sa ating leksyon? Oh, napakaganda itong binanggit ni Pastor Ray kasi ang during the last days ay mayroong dalawang panliling lang talaga ang demonyo. Mm-hmm. Yung immortality of the soul at saka yung sun worship or Sunday worship na talagang hindi gusto ng Diyos yan na gawin natin. Binigyan na tayo ng Biblia kasi ito ang magpapabanal sa atin, ang katotohanan ay magpapabanal sa atin. Mm-hmm. Ngayon, may tatlong punto na pag-aaralan natin, Pastor Ray, na sa panahon ng pandaraya o panlililo ng demonyo, binigyan na tayo ng tinatawag na perfect warning ng Panginoon. Yung first so letter P. PW. Okay. P. Perfect warning. PW. Then yung pangalawa ay yung pretext witness or witnesses. Ang tawag diyan ay mga mapagkunwaring mga saksi. Dahil hindi sila napapaloob sa ebanghelyong dapat ipangaral sa mga tao. Okay. Then yung pangatlo ay yung perfect word ng Panginoon na ito ang gagabay sa atin para mapabanal tayo sang-ayon sa katotohanan. Sa tamang direksyon. Yeah. Kaya ang unang tatalakayan natin, Pastor, ay yung perfect warning ng Panginoon. Meron na siyang babala na ibinigay sa atin. Oo. At ang unang babasahin natin, Pastor, ay babasa doon sa Marcos 13, versikulo 22. Makikita natin dito na merong babala ang ating Panginoon sa kanyang iglesia para hindi tayo malinlang. Marcos 13, 22. Maglilitawan ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung maari ang mga hinirang. O tingnan mo, hindi lang yung mga naloko na pati pa yung pinili ng ating Panginoon ay lilinlangin. At ang sabi ng Biblia ay magbibigay sila ng mga dakilang tanda or mag-perform sila ng dakilang tanda at kababalaghan. Ito ang ginagawa ng sanlibutan ngayon, mga kaibigan. Hindi porket nakagawa siya ng himala, hindi porket nakagawa siya ng mga tanda, ay pupwede na natin paniwalaan sila. So ang batayan pa rin upang matest natin na sila ay nasa panig ng Diyos o kaya sila ay nasa panig ng kaaway ng Diyos ay ang banal na salita ng ating Panginoon, Pastor. Kaya nga nandito yung tinatawag na kaya tinawag na huwad na mga propeta at huwad na mga Kristo, tagapagturo. Kaya ito ay kanilang lilinlangin. Kaya ito ay perfect na warning ng Panginoon sa atin kasi mayroon silang babala na ibinigay ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, by their fruit ye shall know them. So yan ang ano natin. So yung bunga ng kanilang pananampalataya, yung gawi ng kanilang pananampalataya, mga kapatid, ay iingatan natin yan. Ang isa pa, Pastor, kung bakit nakakamatay ang panlililo ng demonyo ay babasa sa Apokalipsis, Pastor. Basahin mo nga kabanata 12 setas na 9. Okay, pakibasa po, Pastor. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Ang dahilan nito, Pastor, ay, di ba, nilinlang niya ang ating mga magulang doon sa Garden of Eden. Doon nagpasimula yung origin ng immortality of the soul. Oo. Na ang utos ng Diyos ay huwag kakainin yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sapagkat ang sabi ng Diyos, mga kapatid, walang pagsalang sila'y mamamatay. Naligaw si Adan, napunta doon, ay si Eva, napunta doon sa punong kahoy, nandoon yung ahas. Ito'y binabanggit na ang malaking dragon, ang matandang ahas. Oh, matandang ahas. Ang demonyo. Ginamit niya yung napakagandang nilikha ng Panginoon, ang ahas na lumilipad, nagsalita, at ang sabi niya ay
Tunay bang sinabi ng Diyos na hindi kayo makakain ng bunga ng punong kahoy ng halamanan? Ay tinis niya ng konti yung salita ng Diyos. Eh, ang Panginoon, pinahintulot niyang makakain lahat, pero mayroong isa na hindi, para makita yung loyalty, yung faithfulness. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang sabi ni Adan, ay hindi pwede, ay ni Eva, hindi pwede kasi mamamatay kami. Ang sabi naman ng demonyo, tunay na hindi kayo mamamatay. Doon nagpasimula yung doctrine of immortality, nag-originate kay Satanas, na ginagamit ngayon ng lahat ng mga tao. Kumamanood ka ng mga telenovela, no, mga Korean movies na nagkakaroon ng reincarnation. Bumabalik yung kaluluwa ng tao. Maaring sumapi sa hayop, sa mga insekto, sa mga reptiles. Sumasapi yung... No, kaya yun ang fatal deception ngayon na maraming naniniwala. Mm-hmm. Sa lahat, kahit sa mga movies, makikita mo yun. Oh. Sa mga tradisyon. Kahit tayong mga Pilipino, sabihin natin, naku, nandyan na si Inang kasi yung pabango niya ay naamoy ko. O kaya nandyan na si Itang kasi yung kandilang ginamit natin nung naiburol, ay yun yung amoy. Ayun, yun yung immortality na hindi immortal ang tao. Nung simulang, kahit pa nung nalalang sila, mortal pa rin sila kasi may tendency magkasala sila. Mm. Ang immortality ay makakamit lang natin yan sa pagbabalik ng Panginoon. So doon, Pastor, malaking pagbabago ang nangyari sapagkat nalinlang sila. Oo. Ayon sa talagang matalinong panlinlang ng kaaway, nasabi niya, ano yung, napakaganda yung sinabi niya, hindi kayo mamamatay. Oo. Pero sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. So ang tao ngayon, alin ang tama? Sino talaga ang totoo sa kanilang nagsasabi? Mm-mm. Eh, sabi ng Panginoon, kung kakain kayo rito, mamamatay. Mm-mm. Pero sabi ng kaaway, hindi kayo mamamatay. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Oo. Ang iniisip ko, totoo ang Panginoong Diyos sapagkat sinabi niya, mamamatay kayo. Sinong sinabihan niya? Si Adan at Eva. Wala nang Adan at Eva ngayon. Wala namatay na sila. Oo. Pero papaano, ang tanong ko sa isip ko, papaano ang kaaway ay pinapatunayan niya na totoo yung kanyang sinasabi kasi hindi kayo mamamatay. Mm. Malaking panlilin lang yon. Mm-mm. Kaya ang ginagawa niya, kaibigan, ginagaya niya yung sinabi mo. Ginagaya niya yan yung mga tagal nang namatay. Uh-oh. O kaya yung mga bagong patay, ginagaya niya. Uh-oh. Na yung amoy, sinabi mo, yung itsura, yung salita, uh-oh, kung nagpaparamdam siya, kung saan man, uh-oh, hindi na yung patay yon. Oo. Kundi yung demonyo, na ginagaya niya. Oo. Na parang sinasabi niya, tinan nyo, hindi pa talaga patay. Mm. So pinapatunayan pa rin nung kaaway, noong unang panahon, na pag ginaya niya yung mga namatay na matagal, ay yung mga namatay na natin, mga kapitbahay o kaibigan o kapamilya, pag namatay na sila, at parang alam natin na bumalik, o kaya nandyan siya, ibig sabihin, pinapatunayan pa rin ni Satanas na totoo yung sinasabi niyang hindi patay. Kung naniniwala tayo na yung mga patay ay nabubuhay pa rin yung kanilang mga parang sinasabi nating kaluluwa, Pastor. So kaya, tingnan natin na, Pastor, yung malaking sumunod. Mamaya makikita natin yun sa susunod na paksa natin. Tayo naman, may sarili tayong makikitid naman ang pagpili natin. Kaya merong payo si Prophet Jeremiah, Pastor, sa Jeremiah chapter 17, verse 9. Titignan natin kung ano itong mga payong ito. 17 verse 9. Oo. Ito ang sinasabi. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kaya nga, ang puso ay mandaraya. Minsan ay ilalarawan natin, ano? Kung minsan ay mayroong dalaga na napamahal sa isang binata, sabi ng dalaga, kahit na basagulero yan, kahit drug addict yan, mahal ko yan kasi pogi yan. Delikado yon. Kasi yan ang ibig sabihin ng mandaraya ang puso. Pero may isip naman tayo. Oh. So ang isang dalagang mabuti, ang isipan niya ay titignan niya yung naramdaman niya at saka yung bang prinsipyo, hindi po pwede ito kasi hindi siya magiging mabuting ama balang araw. Mm-hmm. Parang si Eva naman, ang nanaig kay Eva ay hindi yung isip, yung puso niya. Wow,
ang ganda naman tignan itong bungang ito. Nakakapanabik, nakakaakit, kainin. At siguro ay yung panlasa niya ay naglalaway siya, no? Oh, oh. Okay, nandoon yung kanyang pagnanasa na makain. Mm-hmm. So tinikman ng mga niya at ibinigay niya sa kanyang asawa. Doon nabuksan ang kanilang isipan na nagkasala na sila sa Panginoon. Ngayon naman, makikita natin na basahin mo nga pastor itong Roma chapter 3 verses 10 to 13. Mm-hmm. Tingnan natin itong mga pagpili natin kung minsan ay makikitid, ano? Makitid na pagpili. Makitid na pagpili. Kaya nga, tignan natin, parati ang basahan ay ang katotohanan kasi ito ang nagpapabanal sa atin, Pastor. Okay? Roma chapter 3 verses 10 to 13. Tignan mo nga. 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa. Wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala. Wala kahit isa. 13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas. Mm-hmm. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Verse 19, sinasabi dito. Ngayon ay nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapa sa ilalim ng hatol ng Diyos. Yeah, kasi mahalaga yan. Tayo lahat ay hahatulan base sa ating mga sinasabi, kinikilos at iniisip. Ngayon, kung yung ating mga binabanggit tungkol sa salita ng Diyos ay hindi na kasang-ayon sa kanyang palatuntunan o kanyang kautusan, ay tayo hahatulan. Lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng kautusan. Bakit? Mm-hmm. Dahil tayo ay tinubos ng biyaya ng ating Panginoon. At yung pagsunod natin sa Kanya ay bunga ng ating pagmamahal sa Panginoon. Yun ang kadahilanan, Pastor. Ngayon ay pupuntahan natin, Pastor, itong mga mapagkunwaring saksi o tinatawag nating pretext witnesses. So dito papasukin natin yung doktrina ng immortality of the soul. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na ito? Mm-hmm. Na ipinapaliwanag dito sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Sisipi lang tayo ng mga isang talata. Na marami namang talata 'yan na pwede nating basahin. Pero tignan ba natin itong napakahalagang payo sa atin sa aklat ng Ecclesiastes kabanata 9 sitas na 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Oh, yun na. Napakaliwanag yan. Mm-hmm. Hindi na siya makakaalala. Hindi na niya mababalikan yung nang-away sa kanya. Mm-hmm. Hindi na niya mamumulto yung asawa niya na nag-asawa muli. No, diba? Kasi patay na siya. Wala na siyang silbi. Mm-hmm. Pag once na namatay ang tao, wala na hanggang doon na lang. Wala na siyang magagawa sa kanyang buhay. Pero, ang tunay na immortality ay sa pagbabalik pa lang ng ating Panginoong Jesus, Pastor. Mm-hmm. Na binabanggit yan doon sa unang Tesalonica, Kabanata 4:16 hanggang 17. Pero bago yan ay, ang immortality ay pinapractice din sa land of Egypt noong unang panahon. Mm-hmm. Doon sa bansang Assyria, sa Babylonia, sa Medo-Persia, sa Greece at Rome, dito nag-originate sa mga bansang ito yung tinatawag na immortality of the soul na tila bagang naisalin ng demonyo sa kanila. Mm-hmm. Okay. So pakibasa mo, Pastor, na ang immortality ay hindi pa sa ngayon, kundi sa pagbabalik pa ng ating Panginoon Jesus. Okay. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa
Gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. O, napakaliwanag, ano? So, pagbabalik pa lamang ng Panginoon itong binabanggit ni Paul sa Iglesia ng Tesalonica na doon tayo babaguhin ng ating Panginoon. Sa huling tunog ng trompeta, sa isang kisap mata, ay muling babaguhin tayo ng Panginoon. So, doon ibabalik ang buhay na nawala sa atin kung namatay na ang tao. Pero yun ay para sa mga matutuwid. Yes. Yung sumunod sa utos ng Diyos at pananampalataya ng ating Panginoon at tumanggap kay Kristo bilang personal nilang tagapagligtas. Tama yan. Kasi hindi tayong tatawagin, sabi niya dito, namatay kay Kristo. Oo. Hindi po tayo tatawagin na namatay kay Kristo kung hindi tayo nabuhay kay Kristo. Oo. So kung sino mang gustong tawaging mamatay kay Kristo, kailangan mabuhay muna kay Kristo. Kaya ang taong yan. Nabubuhay kay Kristo yan. Mayroong kalidad ang kanyang buhay. Mapagkatiwalaan, tapat, sumusunod sa kautusan. May pananampalataya. Hindi niya ipinahahambog ang kanyang mga gawain o ang kanyang sarili. So siya ay mapagpakumbaba at sumusuporta sa gawain at naglilingkod sa Panginoon. Tumutulong sa mga mahihirap. Maraming mga bagay na para tandaan, para ang bawat isa sa atin ay nabubuhay kay Kristo. Para pag namatay, wag naman sana agad, ay namatay kay Kristo. At yan ay sabi dito, sanabi mo, Pastor, aagawin tayo ng ulap. Sa alapaap. Kikita tayo sa alapaap. Ang isa pang pandaraya ng kaaway, Pastor, ay sabi ng mga iba, darating ang Panginoon at bababa pa sa lupa at lilinlangin pa yung mga iba. O kaya magtuturo pa ng tama. Ay hindi na. Sabi dito ay darating ang Panginoon at tayo'y magkikita tayo saan? Sa alapaap. Sa alapaap ng langit. Ng langit. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesus, nung unang-una kaibigan, nung dumating, unang pagdating niya ay nagyapak dito sa lupa para sulbahin, biglang solusyon ang kasalanan at magbigay ng katapanan at pag-asa ng kaligtasan, turo ng banal na kasulatan galing sa Ama. Pero pagdating niya ng pangalawa, yung mga buhay ay bubuhay niya yung mga namatay kay Kristo at magkikita tayo sa alapaap. So huwag tayo sanang malinlang sa pandaraya ng kaaway na darating ang Panginoon pa dito sa lupa, hindi na. Magkikita na tayo sa alapaap ayon sa banal na kasulatan na sinasabi. Ang isa pang re-reserbahin natin, Pastor, ngayon ay yung sun worship o tinatawag na Sunday worship. Isang panlilin lang ito. Na ito ay hindi na sinasang-ayunan ng Panginoon pero may background sa Bible na mababasa natin doon sa Ezekiel 8 verse 16 na meron nang nagpa-practice ng pagsamba sa araw noong unang panahon. Pakibasa mo nga sa Book of Ezekiel, Pastor. Kabanata 8, setas na 16. Ah, 16. At dilanan niya ako sa loob ng bulwagan sa bahay ng Panginoon at narito sa pintuan ng templo ng Panginoon sa pagitan ng malaking pintuan at dambana ay may 25 lalaki na nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap ang kanilang mukha sa dakong silangan at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silangan. Yeah, kasi naging ugali na sila ay titingin sa silanganan, hindi dapat sasamba doon sa araw, kundi sasamba sila doon sa Panginoon na lumikha sa araw. So, yun ang naging kasalanan nila. Meron pang background, Pastor. Titingnan natin sa aklat ng ikalawang hari. Okay? Mga hari, kabanata 23, setas na 5 at 11. Tignan natin ito kasi at least may background tong mga kaibigan nating mga viewers. 2 Kings 23 verse 5, ito po sinasabi, kanyang tinanggal ang mga paring sumasamba sa mga diyos-diyosan na itinilaga ng mga hari ng Huda na magsunog ng insenso sa matataas na dako sa mga lungsod ng Huda at sa mga palibot ng Jerusalem, gayon din yaong mga nagsunog ng insenso kay Baal sa araw, sa buwan, sa mga tala, at sa lahat ng hukbo sa mga langit. So nandito, hindi lang yung araw ang sinasamba, kundi ganun din yung buwan, yung mga bituin, at lahat ng natatanaw. So ito yung mga karumal-dumal na. Baal, sabi ko rito. Kay Baal. Verse 11, tingnan natin. Verse 11, sabi, kanyang inalis ang mga kabayo na itinilaga ng hari ng Huda sa araw.
na nasa pasukan ng bahay ng Panginoon sa tabi ng silid ni Nathan-Melech na yunuko na nasa looban at sinunog niya sa apoy ang mga karwahe ng araw. Okay, so naglaalay siya sa araw, ano? So ito ay hindi turo ng ating Panginoon. So makikita natin ay ang background niyan ay pagsamba kay Baal na mortal na kaaway ng ating Panginoon. Na yan ang naging problema noon sa panahon ni Prophet Elijah sa panahonan ni Queen Elizabeth na napakaraming sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon ay yan yung background ng sun worship, pero walang utos ng Diyos na tayo ay sumamba sa araw o kaya'y paghagsamba sa Sunday, sa araw ng Linggo. Ngayon, ito ay mapapansin natin na kapag ganun ang nangyayari, yung dalawang nakakamatay na panlilinlang ng demonyo, yung immortality of the soul, at saka yung Sunday sacredness or sun worship, hindi nag-originate sa ating Panginoon. Meron pa tayong pag-uusapan, Pastor, tungkol sa spiritualism na ito'y binabanggit doon sa Apokalipsis, Kabanata 16, versikulo 14. Tignan natin. Mm-hmm. Apokalipsis 16, 14. Mm-hmm. Tignan nga natin. Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga tanda. Pumupunta sa mga hari ng buong daigdig upang tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangirihan sa lahat. So itong spiritualism, ito ay turo ng kaaway ng Diyos. Turo ng demonyo ito. Kasi mantakin mo ay ang turo niya ay kausapin mga patay. Kakausapin ang mga patay. Parang yung nangyari kay King Saul, di ba? Nung namatay na si Samuel, ay pumunta siya sa witch ng Endor at inahon niya si Samuel. Pero hindi yun si Samuel, kundi behind that ay si Satanas. Ano? Si Satanas na nagkukunwaring parang Samuel para malaman niya kung ano ang payo ni Samuel upang makipagdigma itong si Saul. Pero yun ay dapat ikinonsulta niya sa Diyos, hindi niya ikinonsulta sa Espiritu. Ang tawag niyan ay mga spiritualism. So, sapagkat sabi niya, sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaruroonan nila ang mga hari sa buong lupa upang tinutipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mag-ingat tayo dito sa darating na panahon na gagamitin ang kaaway na linlangin ang mga tao na gawin pa niyang isang makapangyarihan para malin lang ang mga tao sa pamamagitan ng makausap mo na yung mga namatay na mahal mo sa buhay. Yeah. Ito yung gagamit siya ng medium. Medium, oo. Mga taong mga pwede niyang makausap ang mga namatay na. Yeah. At magpapakita yung itsura, yung kilos. Mukha, yung kilos, tapos yung tinig. Yeah. So makakausap mo na yung mga matagal nang namatay na mga ninuno mo. Ito yung mahirap na, napakahirap na mangyayari sa bandang huling panahon. May karanasan kami, Pastor, noon nung nagtitinda pa ako ng tinapay, ano, pumunta kami sa bakery. May isang babae na inaalihan ng masamang espiritu. Tapos gustong kausapin ng kamag-anak niya yung kanyang kapatid na matagal lang namatay. Ang gagawin niya ng inaalihan ng espiritu ay lalagyan siya ng masamang panyo. Masamang espiritu yun, oh. Panyo, tataklub doon sa mukha niya. Maya-maya, magsasalita na siya, nakaboses ng kapatid niya. O, kumusta na kakapatid? Ah, kumusta naman? Mabuti naman ako sa kalagayan ko ngayon. Pero hindi yun yung kapatid niya. Oo. Ang demonyo ang umali doon, yung masamang espiritu ang sumapi doon. Ngayon, nagkukunwaring siya yung kapatid. Yung boses, yung tinig, at kakilala din niya yung mga kapatid niya. Oh, so, nakakatakot yun. Eh, mga estudyante kami pa noon, ay sabi ko, hindi totoo ito kasi Adventist na ako noon eh. Hindi totoo ito, panlilin lang ito, panluloko yon. Pag tinanggal naman na yung panyo sa kanya, ay nawawala. So ito yung mga sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ako rin, Pastor, kaibigan, meron akong karanasan doon sa kalayan nung pumunta kami sa isang lugar, nangaral kami doon. May kasama kaming magandang dalaga. Mamaya-maya, sabi niya,
Ako'y inanyayahan ni Brother Nelson, sabi niya. Saan? Sumakay kami ng isang kalabaw at pumasok kami sa isang kuweba, sabi niya. Eh nung narinig ng mga kapatid na taga roon, ay matagal nang namatay yon. Sabi, matagal nang namatay yon. At walang kuweba dito. At walang kalabaw na ganyang kulay, sabi. Kaya nagulat kami lahat. Ang problema, dumating ang panahon nung gabi, ay talagang sinalihan na siya ng masamang espiritu, ng demonyo. Kaya napakahirap ito. Ito nung ang mahirap pa pastor ay nagsalita siya. Babae siya. Ang boses na rinig namin ay lalaki. Nako, so, isang spiritualism 'yon. Isang bagay na ito yung kailangang warning para sa warning atin. Tingnan natin pastor yung isa pang warning sa Apokalipsis. Basahin mo nga sa Apokalipsis 13:14. Ano ang ginagawa ng demonyo sa ngayon? Ito ang sinasabi po ng banal na kasulatan. At nadadaya nito ang mga ninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw na sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw at sinugatan ng tabak ngunit nabuhay. Oo, ito, alam na natin yan, yung background niyan, 'di ba nung yung sa Papa si noon ay noong 1798 nabigyan ang hangganan ng kanyang panlilinlang ano at pangluloko sa buong sanlibutan na pinapahirapan ang mga banal, pinipersecute ang mga banal at marami pa pinatay ang mga banal. Pero nagtapos 'yan noong 1798 98. AD. Pero hindi lang ang concentration natin dito. Dito kasi dinadaya niya, sabi niya, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. So, yun ang ugali ng demonyo, yung mandaya. Kasi siya ay siya yung diablo, siya yung Satanas, ang matandang ahas na mandaraya sa buong sanlibutan. Totoo lang, pastor, hindi naman ang dragon, ahas, Satanas ay hindi naman niya na magpapakita. Oo, gagamit siya ng medium. Gagamit siya ng tao para hindi naman siyang magpapakita na may sungay yan at may buntot. Siyempre matatakot ang tao. Pero isang mapanusong paraan na marahan na pumapasok sa mga iglesia na hindi nila napapansin at kung hindi sila nagbabasa, malilinlang talaga sila. Kaya ang sabi doon sa binasa natin kanina, pakabanalin mo sila sa katotohanan sapagkat ang salita mo'y katotohanan. Okay. So, yun ang ano natin. Napakaganda ito, kaibigan. At yung pangalawa natin ay pretext to witness. Yung una ay perfect warning. So, may warning na tayo. May warning na tayo dito. Yung pretext na tinutukoy natin ay mag-ingat tayo dun sa immortality of the soul. Oo. Ang kaluluwa ay tao ang tinuturo ng banal na sulatan. At ang kaluluwang nagkasala sa Ezekiel 18:4 ay mamamatay. Mamamatay lahat ng mga tao. Kasi ang kaluluwa na tinutukoy ay ang tao. At sinasabi sa 115 na Salmo 17 ay kung ang kaluluwa ay namatay, wala na. Tapos na. Hindi na ito nagbibigay ng pagsamba sa Diyos kasi ang kaluluwa na tinutukoy sa Biblia ay ang tao. Pati paninibog ko, mawawala. Walang kaluluwang immortal. Yeah. Ang kaluluwa o kaya ang immortal lang ay ang Panginoong Diyos. Tayo na mga kaluluwa, kahit anong kaluluwa na sinasabi natin na parang hindi nakikita, ay magkasala at may katapusan. Sa immortality kasi, dyan papasok yung spiritualism, yung pandaraya, yung panluloko. Isa pang babasahin natin, Pastor, para ma-proof natin ito sa 2 Thessalonians, Chapter 2, verse 9 and 10. Tignan natin. At least, meron tayong biblical evidence. 2 Thessalonians 2. 2. Ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapanlilinlang na kababalaghan. 10. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas.
Ito ang babala. Oh. Kapag talagang hindi mo inibig ang katotohanan ng salita ng Diyos, mapapahamak ka na. Tayo. Lahat ng bagay, mga kapatid, na wala na dito at hindi mo na, sinunod ang salita ng Diyos, sinunod mo ang turo ng tao, ay mapapahamak tayo kasama ng demonyong nanlinlang at nanloko sa atin. Ngayon ay meron tayong perfect na salita ng Diyos, perfect word, na ito ang gagabay sa atin upang hindi tayo malinlang, ng kaaway ng Diyos. Yung binasa natin, tayo mga nakikinig, mga kaibigan namin na sumusubaybay, ang panawagan ng Diyos ay, come out of her, my people. Yan. Okay? Kapakibasa mo, Pastor, ulit, re-reviewin natin yung napag-aralan natin nung nakaraan sa Revelation chapter 18, verses 4 and 5. Ito ang panawagan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak upang tayo ay hindi na madaya ng demonyo. At narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nakapatungpatong na umabot hanggang sa langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Katampalasanan sa ibang Tagalog eh. Ano? So, napakabuti natin mga kaibigan ko na ang Diyos na mismo ang nananawagan. Siya na mismo ito eh. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Kung nandito tayo sa maling sikta ng relihiyon, ng pagsamba sa araw, kasi ang Sunday worship may background niyan ng pagsamba sa araw, kasi si Constantine the Great paganong sumasamba sa araw. Sa araw. Kaya nga yung first day of the week, pinangalanan niya na Day of the Sun or Sun Day. So yan ay sun worship. So alam na natin na ang sun worship or Sunday keeping ay isang paganong pagsamba. Pero ang Sabbath keeping ay isang maka-Diyos na pagsamba na Diyos na mismo ang nagtatag. Siya na po ang pumili sa atin, mga kapatid, para hindi na tayo maloko. Okay? Sa lahat ng araw, Diyos na po ang pumili ng tamang araw ng pagsamba para hindi na tayo malinlang. So, ibig sabihin, Pastor, si Constantine the Great sa Roma, siya ang unang nagtatag at naipilit, itinakda yung pagsamba ng araw na yan ay unang araw ng Sanlinggo, yan ang Linggo. At saka nagkaroon at sinundan ng mga tao na. Ng union ng church and state noon. Yun ang mapanganib. Nirigaluhan yung papa ng isang kaharian sa yung kay Constantine, ang kaharian niya ay doon sa Constantinople, yung papa si ang kaharian niya ay sa Byzantine Empire. So yun, nagkaroon ng amalgamation or unity ng church and state. At doon mas lalong nasira ang gawain ng Panginoon. Okay? So, tignan mo pa, Pastor, na ang mga ganito ay kasalanan. Okay? Pakibasa mo nga sa 1 John chapter 3, verse 4. 1 John 3, verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang paglabag ng kautusan. Okay, yung idolatry, paglabag sa second na utos ng Panginoon sa Ten Commandments. Tapos yung Sunday keeping, paglabas sa Fourth Commandment ng Panginoon. Kasi ang sabi doon sa ika-apat na utos ay, remember the Sabbath day to keep it holy. Yung pang-pito sa isang linggo. So, ang daming nalabag. So ito ay isang malaking kasalanan sa Panginoon, paglabag sa utos ng Panginoon. Kaya nga, ang kanyang salita, ito ang perfect guide natin para hindi tayo malinlang. Basahin mo ba, Pastor, doon sa Romans 14, verse 13. Huwag na tayong humatol pa sa isa't isa, kundi ipasya na huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Okay. So, kung titignan natin ito, Pastor, itong mga bagay na ito, ibinigay na sa atin ang Panginoon ang tunay na kanyang salita. Kaya sabi niya dito, huwag na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa. Kundi bagkos ihatol ninyo ito na ang sino man ay huwag maging katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan man ng ikararapa. So, ibig sabihin,
ay matitisod ang mga tao sa atin kung hindi napapaloob sa Biblia ang ating itinuturo. Uh-huh. Okay, madaling mapahiwalay sila sa salita ng ating Panginoong Diyos. Mm-hmm. So, ang kadahilanan niyan, mga kapatid, ay tayo ay naging isang mananambahan na sa isang Diyos na siya yung tinatawag nating simakrid ng mga Israel noon na siya lamang ang dapat sambahin, siya lamang ang dapat purihin, siya lamang ang dapat pagmulan ng utos, hindi yung utos ng tao. May simakrid dito, Pastor, doon sa Deuteronomy chapter 4, verse 6. Tingnan na natin. Sabi dito, tuparin ninyo ang iyo at inyong gawin sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao. Oo. Na makakarinig ng mga tuntuning ito. Oo. At magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa. Ituloy mo sa 6 verse 4, Pastor. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Okay, so isang Diyos ang ating sinasamba. Pero dito sa 4 verse 6, papansin natin dito na ingatan nga ninyo at inyong isagawa. Ito yung tungkol sa kanyang pamantayan, ang kanyang kautusan. Mm-hmm. Sapagkat ito ang inyong karunungan at ang inyong kaalaman sa paningin ng mga tao. Ito yung mga tuntunin at kautusan ng Panginoon. Na narinig ang mga palatuntunang ito at nagsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay isang pantas at maalam na bayan. Bakit natin gagawin? Kasi doon sa simakrid ng Panginoon, sa 6 verse 4, ay meron tayong isang Diyos na pinupuri at sinasamba. Mm-hmm. Di na natin palitan ang Diyos ng ibang bagay. Dapat ang ating gagamitin lang para sa ating pagsamba ay yung ang ating Panginoon lamang na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, mga kapatid. Okay? Kaya, ibig sabihin, Pastor, ang perfect word ay lumabas ka doon sa maling turo. At sundan mo ang salita ng Diyos. Ng Diyos. At tuparin mo ang kanyang kautusan, manampalataya kay Jesus na tama. Mm-mm. At pagkatapos niyan ay magiging tapat sa kanya. Yeah. Tapos titingnan natin itong pagtatapat sa kanya na ipinapayo sa atin sa Salmo 46, versikulo 1. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Oh, nakaganda, ano? So yan, alam na natin yung background, ano, sa John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Oh, alam na rin natin yung Ezekiel 20:12-20, nabasa natin noong nakaraang lesson natin na ang tatak at tanda ng Diyos sa kanyang mga anak ay ang araw ng Sabat. Oo. At ang tanda naman natin na tama ang Diyos ang sinasamba natin ay ang araw ng Sabat. So, nakita na natin, mga kapatid, itong aral natin, itong turo natin itong nakaraang linggo, pinatunayan natin na talagang itong mga puntong pinag-aralan natin ay sakdal na ginabayan ng Panginoon. Meron siyang perfect warning, Pastor. At meron siyang pretext na mga witnesses na sinabi niyang may mga mapagkunwaring saksi. Yung pretext ay mapagkunwaring saksi. Mapagkunwaring at meron saksi. Siyang sakdal na mga salita na nagpapabanal sa atin. So ngayon, ang lesson natin, ang Diyos, mga kapatid, ay kanyang tinatawagan niya tayo bilang end time na mga anak ng Diyos na bumalik tayo sa matapat na pag-aaral ng banal na kasulatan. Na ito lamang ang nag-iisang proteksyon natin at gabay upang tayo ay makatayong matibay at matatag sa mga turo ng Biblia, hindi turo ng maling iglesia. Purihin ang Panginoong Diyos, kaibigan. At nalaman na natin kung ano ang mga katangian ng kaaway upang dayain ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga huling araw bago darating ang Panginoong Jesus. Darating pa ang panahon na ang kaaway sa Satanas ay parang isang anghel na sinabi, anghel ng liwanag upang linlangin ang bawat isa sa atin na siya ang tunay na Kristo na magpapakita upang ituro ang tama. Pero siya naman ay antikristo na hindi tumutupad sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya mag-ingat tayo dito, darating ang panahon na gagamitin ng kaaway ang kanyang pandaraya, nag-umpisa na nung una, yung immortality of the soul, yung Sunday keeping, sacredness, at saka yung
spiritualism na panliling lang ng kaaway na pwedeng kausapin ang mga patay na. Mm. Dahil ang mga patay na, wala na. Wala tapos na. Na. Gagayahin ng kaaway upang patunayan niya na siya pa rin ay tama at totoo ang kanyang sinasabi. Pero ito'y maling-mali at malayo sa katotohanan. Kapatid at kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na ito'y nalaman mo ngayon at patuloy kang mabuhay ng katotohanan na sa Biblia at Biblia lamang at nagbibigay sa iyo ng pag-asa ng kaligtasan. Sa ating pagtatapos, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Pagkatapos niya na ipakinggan natin o ibigay sa atin ang panalangin ni Pastor Abe. O dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa turo ninyo na kami ay inyong pinababanal sa pamamagitan po ng inyong salita. Natutunan namin na sa mga huling kapanahunan na kagaya nito sa aming panahon ay may dalawang panlililo o panlilinlang ang demonyo. Ang immortality of the soul at ang sun worship o tinatawag na Sunday keeping na ito ay hindi po itinuturo ng banal na kasulatan. At naglagay kayo at nagtatag ng isang tamang araw at pagsamba, ang araw ng Sabat bilang tanda at tatak ninyo sa mga pinili ninyong anak na mga lalaki at babae. At nagpapasalamat kami na na-bless ang aming mga viewers tungkol sa mga bagay na ito na kanilang natutunan na pumuri at sumamba lamang sa Diyos na gumawa ng langit at gumawa ng lupa. Salamat po na muling pagpapalain ninyo ang aming mga viewers sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya.
lalong-lalo na ibibless ninyo sila o Panginoon sa kanilang buhay at pananampalataya. Salamat po sa muling pagtugon at pagpapatawad ninyo sa aming mga pagkakasala. Hinihiling po namin o dakilang Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat patuloy kang sumusubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral. Sa muli, tayo magkikita at mag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Mahal ka ng aming Panginoong Hesus, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.